You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry it in everlasting arms. You never let me go. Through it all, hallelujah, 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 hallelujah. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, you never let me go. Through it all. Today po ang lutuin ko po ay tinolang manok. Pero ito pong lulutuin ko ay lalagyan ko po siya ng atay. Naluto ko na po siya dati at masarap po at talagang masarap naman ang atay. Pero sa mga hindi po kumakain nito ay doon po tayo sa original na recipe. Ito na po ang mga ingredients natin para sa ating tinola. Ito po yung 1 kg of chicken, 1 kilong manok, at ito po ay 400 grams na atay. So sa atin, pwede po siguro maglagay tayo ng 1/4 or depende po kung ilan po ang ilalagay nyo na atay. Ginger, mga 2 ginger po, kasize po ng thumb po natin. 2 medium onions, 4 cloves of garlic, 1 teaspoon of salt and 1/2 teaspoon of pepper, 1 chicken cubes at 2 tablespoons of fish sauce or patis. Siyempre po, hindi po mawawala ang tubig natin. Hindi po makukumpleto ang tinola pagka walang tubig. Start na po tayo magluto ng ating tinola at nilagyan ko na po ito ng 2 tablespoons of cooking oil. Ayan. So, unahin po natin yung ginger. Siyempre, hindi po kumpleto ang ating tinola kung wala pong ginger. Hindi po siya tinola pagka walang luya. So, inuuna ko po yung luya para lumabas na po yung lasa ng ginger. Maglasa na yung mantika. Siguro mga 3 to 4 minutes, seconds, lutuin natin itong ginger. Naamoy ko na po yung ginger. Bago. Then, yung 2 medium onions. Lakasan ko na po yung apoy. Yan. Di naman yan madaling masunog. So, okay lang. So, halo-halo. Pagka medyo nag-brown na po yan, ihalo po natin yung garlic. Pwede na po natin ilagay yung ating garlic. Alam niyo po kung kailan nagiging brown po yung onion. Hindi naman po sinog. Doon po lumalabas yung lasa niya. Mas lalo siyang tumatamis. Kaya,
pag nag-iisa po ako, lalo na pagka may sabaw, dinadagdag ko po ng sibuyas. Ito, inahalo ko na po yung garlic at naamoy ko na rin po siya. Ang bango. Tapos po, pwede na natin ilagay yung ating chicken. Ito po, ilalagay po natin sila. Huwag po tayong halo ng halo sa karne para ano po, hindi po maging malansa yung sabaw o yung lasa. Ayan po natin sila, huwag mawala yung dugo. At pagka ganun po ay pwede na po natin silang haluin. So, lakasan ko po yung fire. Pwede po natin silang baliktad din sa kabilang side. Sa kabilang side naman. Tapos, ililid lang po natin sila. Bali, yung atay po natin, ang ginagawa ko po ay binuboil ko siya, nilalaga ko po siya. At pagka naluto na po siya, nalaga na po siya, ay dun ko po ihahalo dun sa ating tinola. So, okay na po ito. Mahalo-halo na po natin. Wala nang mga dugo-dugo. Alam niyo po, pagka nasusunog o nagiging brown ng ganito, nagka-caramelize ng onion, lalo pong sumasarap yung ating mga niluluto. So, kailangan pakagisa po natin. Yun po yung sekreto pagka nagluluto tayo. Kailangan gisang-gisa po yung sibuyas, bawang. Katulad po nito. At pwede na po natin ilagay yung salt and pepper. Para nakakaroon na po siya ng lasa habang ginigisa po natin siya. Nilalaga ko po yung atay para hindi po sumama yung lansa niya sa sabaw. Ito po yung chicken natin, gisang-gisa na po siya. Ngayon, lalagyan na po natin siya ng tubig. Ito po yung importante. Bali, maglalagay tayo ng tubig. Iko-cover lang po natin yung chicken sa water. Yan. Iko-cover natin yung chicken. Tapos, pagka kumulo po siya, takpan po natin. Tapos, lalagay po natin sa medium heat or... Kapag ka po kumulo na ito, pwede natin na po siya isara. Hanggang sa mahinang apoy lamang po at i-cover po natin siya. Siguro mga 15 to 20 minutes. I-check po natin kung malambot na yung chicken para sa atin. Ko po lagay yung patis. Importante rin po ito sa tinola. So, yung 2 tablespoons na patis, lalagay ko na po. Dapat sa gisa kanina to, nawala siya sa isip ko. So, pwede natin siyang isabay. Pakuluin lang natin siya, then i-cover po natin. Pansin ko po dito sa patis na ito, kailangan po pag nilagay po natin siya, huwag muna natin siyang haluin. Hayaan natin siyang kumulo hanggang lumabas yung amoy niya. Kasi pagka hinalo-halo po natin, minsan naglalansa or parang hilaw yung lasa ng patis dun sa niluluto natin. Para din siyang suka. Pagka nag-aadobo, kailangan hindi po natin siya hinahalo ng halo. So, ganun po ang technique. But ito po, kumulo na po. Tatakpan na po natin siya. Mga 15 minutes po. Then, pwede natin ilagay after 15 minutes yung atay. Ngayon po, tapos na po yung 15 minutes, pwede na po natin ilagay yung nilo po natin atay. Nilaga po natin sila. At hatiin po natin sila ng dalawa. Ayan, ito po sila. Ayan, hinati ko po.
Ayan. Ayan. Lalagay po natin sila. Then, yung chicken cubes. Lasakasan natin yung apoy para kumulo ulit. Pwede na natin tunawin tong si Nor cubes. Isara po natin ulit after nilagay yung chicken liver. Siguro mga 10 minutes pa. Ngayon po, pwede na po natin ilagay yung ating sayote. Isasabay ko na rin po yung ating green chili pepper para maglasa po siya. Maglasa na yung chili. Malambot na po ang sayote. So, ilalagay po natin ang last ingredients natin ay ang spinach. Ngayon po, luto na yung ating tinola. Bali, ang gagawin ko po ay tatanggalin ko ng konti na yung may oil. Kasi po may oil na po yung ating chicken. So, bawasan lang po natin siya ng konti. May nakikita natin sa taas. Yan, para hindi natin lahat makain yung mantika. Magtira tayo kahit konti. Para dagdag sa lasa po ang itong taba na to. Yan. Tanggalin lang po natin siya and then pwede na po tayong kumain. At maraming salamat po sa nanood ngayon sa recipe na niluto ko. Marami pa po akong gustong i-share sa inyo. Huwag po kayo magsasawa na manood sa aking mga videos at nawa po ay kayo ay natuto kahit konti at maraming salamat po muli. Ingat po kayo lagi. At gabayan po tayo ng ating Diyos. So, God bless everyone and mag-ingat po and keep on praying to God. Bye!